sa DWIZ 882. Inihahatid namin sa inyo ang IZ Balita. Ang mga pinakamalalaki, pinakamainit, bago at komprehensibong balita. Kasama ang buong pwersa ng DWIZ Patrol. IZ Balita. IZ Balita. Nationwide. Umaga o tanghali, Luzon, Visayas, Mindanao, narito na ang headline sa IZ Linggo, pangtanghaling edisyon. 1.16 trillion pesos uutangin ng Pilipinas para sa susunod na taon. DWIZ! 3.5 billion pesos na subsidiya sa langis na kapaloob sa 2023 national budget. DWIZ! Araw ang kaso ng COVID-19 sasampa sa 600 sa katapusan ng Setyembre ayon sa Okta. DWIZ! Magnitude of 5.2 na aftershocks yumanig sa Abra. DWIZ! Mga Pilipino sa Tripoli, Libya, pinag-iingat dahil sa girian ng grupong Jamoria at Zaiwa. DWIZ! Sa balita sa labas ng bansa, epektong dulot ng radiation mula sa Ukraine nuclear plant ibinabala. DWIZ! Balitang pampalakasan, DepEd hindi muna magiging host ng 12 ASEAN School Games. DWIZ! Sa balita sa pangkalusugan na benepisyo sa kalusugan ng prutas na bayabas, ating aalamin. DWIZ! At sa balitang showbiz, picture ni Darna o Jane De Leon na natutulog sa kotse, kinaaliwan ng mga netizen. IZ! IZ Balita! IZ Balita Nationwide! Nationwide! Magandang tanghali, Luzon, Visayas, Mindanao. Kami po ang inyong magiging tagapagbalita ngayong tanghali. Ako po, si Tina Dolasco. At ako naman, Joanna Luna. At sa detalye ng ating mga balita, mangungutang muli ng 1.16 trillion pesos ang Pilipinas sa 2023. Gagamitin ito upang mapunan ang kakulangan sa panukalang budget sa susunod na taon. Ayon kay Department of Finance Secretary Benjamin Jokno, nasa 3.6 trillion pesos lamang ang kabuuang revenue projections sa 2023, taliwas sa proposed budget na 5.268 trillion pesos. Ang projected expenditures naman ay nasa 5.1 trillion pesos na may kakulangang 1.16 trillion pesos. Sa halaga ng uutangin, 75% ay magmumula sa lokal habang 25% sa foreign sources. Aminado naman si Jokno na hindi gaanong mangungutang ang Pilipinas sa susunod na taon dahil anya wala nang isang pandemyang magaganap. DWIZ! 3.5 billion pesos ang inilaan sa ilalim ng panukalang pambansang pondo sa taong 2023 para sa subsidiya sa langis ng mga tsuper ng pampublikong sasakyan, magsasaka at mangingisda. Kung saan 2.5 billion pesos ang nakalaan para sa fuel subsidy ng mga driver ng pampublikong jeepney, taxi, tricycle at full-time ride hailing at delivery service. Habang 510 million pesos at 490 million pesos naman para sa subsidiya sa langis na mga magsasaka ng mais at mangingisda. Kaugnay nito, gagawin ang paglalabas ng fuel subsidy oras na ang average na presyo ng Dubai crude oil sa Min Plats, Singapore ay umabot o lumagpas sa $80 kada bariles sa loob ng 3 buwan. DWIZ! Ito, partner, good news. Ayan, ano yan, partner? O, posibleng bumaba sa 600 ang may tatalang arawang kaso ng COVID-19 sa bansa sa pagtatapos ng Setyembre. Taliwas ito sa sinabi ng Department of Health o DOH na papalo sa 9,000 ang daily new cases sa Pilipinas mula Setyembre hanggang Oktubre. Ayon kay Okta Research Fellow Dr. Guido David, lalo pang bumaba ang reproduction number sa Metro Manila noong August 23 na nasa 0.99 lamang mula sa 1.02 noong August 16. Bumaba rin sa 35% ang healthcare utilization at 27% ICU occupancy mula sa 37% at 31% noong August 20. DWIZ! Nilinaw ng Department of Health na ang ibig sabihin ng generics ay ang mga murang gamot na ibinebenta sa merkado. Sa panayam ng DWIZ, sinabi ni DOH Pharmaceutical Division Chief Dr. Ana Melissa Guerrero
na kaya mura ang mga generic medicine ay dahil nagkakaroon ng kompetisyon sa market. Sa katunayan niya ay malawak na ang generic sa merkado kung saan nag-aalok ng mga murang gamot ang mga parmasya. Sa kabila nito, mayroon pa rin anya silang natanggap na mga reklamo na peke raw ang mga naturang gamot. Paalala naman niya sa publiko na bukas ang kagawaran at Food and Drug Administration o FDA para sa mga makakaranas ng tulad na insidente. Samantala, sinabi ni Guerrero na nagkaroon sila ng Integrated Pharmaceutical Roadmap para mapaigting ng pamahalaan ang kahandaan sa health emergency tulad ng COVID-19 pandemic. Nagkaroon po kami ng Integrated Pharmaceutical Roadmap dahil ang atin na po karanasan during the COVID-19 pandemic. Wala po yung mga bakuna, yung mga gamot na kailangan natin sa pandemya at kailangan po handa ang ating bansa sa anuman pong kaganapan katulad ng isang health emergency. At dapat may kapasidad po tayo mag-produce. Hindi po yung naghihintay tayo. Eh, alam nyo naman po, kapag ganyang may pandemya, nakapila po ang mga tayo, mga developing countries po. Ano? So, pipila po tayo, maghihintay po tayo ng robot. Yan ang tinig ni DOH Pharmaceutical Division Chief Dr. Ana Melissa Guerrero sa panayam ng DWIZ. Minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali, pinag-iingat ng Embahada ng Pilipinas sa Libya ang mga Pilipino na nasa gitnang Tripoli at mga karatig na lugar. Kasunod ito ng girian sa pagitan ng magkalabang grupo na Hamoria at Zawiya. Ayon sa Embahada, maaring makipag-ugnayan ang mga Pilipino sa pamamagitan ng hotline na 0944-541-283 at sa email na tripoli.pe@dfa.gov.ph. Sa ngayon, wala pang natatanggap na ulat ang embahada tungkol sa mga Pilipinong nasaktan o nasugatan dahil sa nasabing sagupaan. Noon pang 2014, nahati sa dalawang grupo ang Libya kung saan ang una ay sumusuporta kay Prime Minister Abdulhamid Dbeibe at ang ikalawa ay ang Prime Minister Fatih Basha na nangunguna sa rival government. Tiniyak naman ng embahada ang pagbabantay sa gulo upang agad makapaghanda ng emergency assistance sa mga Pilipinong nais umuwi sa bansa. DWIZ! Samantala, eto kanina lamang to, no? Niyanig ng magnitude 5.2 na lindol ang Pilar Abra kaninang alas 12 o alas 2:27 ng madaling araw. Tulog sa ang mga tao, oo, partner. Oo, hindi natin alam kung naramdaman ba nung ilan dito. Oo. Parang nahihilo lang. Pero nung nag-post tayo nun kanina, no, update, just in, mga ganun, talagang sinasabi na meron silang naramdaman pero hindi lang nila ma-justify, oo, kung lindol nga ba talaga. Oo, kasi hindi naman gaano nga kalakas pero eto, mararamdaman talaga kapag magnitude 5 na rin doon. Mm, tsaka doon pa rin. Doon pa rin sa Abra, no? Ayun nga, sinasabi dito sa detalye, no? Sa panayam ng DWIZ, sinabi ni DOST Secretary Renato Solidum na aftershocks ang pagyanig ng magnitude 7 na lindol na tumama sa northwestern Luzon noong July 27. So, ito, aftershock lang siya. Aftershock lang ito. Imagine, no, isang buwan na mahigit from isang July araw. 27 August 28 isang buwan at isang araw nga itong aftershocks na may sentro ito na 12 kilometro papuntang Kanluran mula sa Pilar Abra at naramdaman sa ilang bahagi ng Ilocos Sur. Ang na-report na pinakamataas na intensity ay intensified sa Pilar, Bangued at sa Kabukay Abra at ganoon din sa Banayoyo, Ilocos Sur at San Fernando La Union. Meron ding na-report na sa ating mga instrumento na ang tawag ay intensity meter, intensity 5 din sa Bigan, sa Ilocos Sur at naramdaman din ito hanggang Cagayan, intensity 2 sa Gunasaga, Cagayan, sa Ruwag, Pasutin, Ilocos Norte at sa ibang bahagi ng Mount Cordillera Administrative Region, Intensity 1, tulad sa Tabucalinga, ganoon din sa Pangasinan, no? Ordaneta, Infanta, Sison, Pangasinan. Sa kabila ng malakas na pagyanig, ligtas at natiling operational ang mga paliparan sa Tugigaraw, Kawayan, Isabela at Hilagang Luzon na kinabibilangan ng Baguio, Lawag, Bigan, Lingayen at Pangasinan Airports. Muli namang nagpaalala ang PIBOK sa publiko na panatilihing matibay ang mga bahay at gusali upang makaiwas sa pinsalang idudulot ng lindol. Ang mga aftershocks sa Abra ay posible pang magpatuloy
Ito naman ay kumukonti, pero paminsan-minsan ay magkakaroon ng malalakas pa rin pag-ianig. Pero sa buong Pilipinas na ang ating bansa ay isang bansang maraming fault, kailangan lang nating pagandaan ang malalakas na lindol para kung sakaling mangyari ay ready-ready tayo. Yan ang tinig ni DOST Secretary Renato Seldum sa panayam ng DWIZ. Tita, pinuri ni pangalawang pangulo at Education Secretary Sara Duterte Carpio ang kaguruan sa pagtupad sa kanilang tungkulin sa gitna ng pandemya. Bumisita din si BP Duterte sa isang last mile school sa Sitio Lipata sa Caramoan para pagsinayaan ang Lipata Elementary School na may anim lamang na conducive to learning na classrooms. Pinasalamatan din ng pangalawang ehekutibo ang mga guro sa mga pagsisikap nitong maghatid ng edukasyon sa kabila ng mga kakulangan sa pasilidad sa lugar. Kaugnay nito ay pinangako ni BP Duterte na patuloy nitong susuportahan ang sektor ng edukasyon. DWIZ! Samantala, umabot sa higit kumulang 700,000 piso ang halaga ng pinsala ng sunog sa sumiklab na sa ground floor ng gusali ng Social Security System o SSS sa Quezon City kaninang umaga. Ayon sa SSS, nagsimula ang sunog sa data center o sa electrical room ng building alas 2:05 ng madaling araw na itinaas sa unang alarma at agarang napula din kaninang 5:11 a.m. Wala namang naitalang nasawi o nasugatan sa naganap na sunog habang patuloy pa ang ginagawang investigasyon ng Bureau of Fire Protection ukol sa sanhi nito. DWIZ! 11 minuto makalipas ang alas 12, tiklo ang founder ng isang kumpanya na nag-o-offer ng investment scheme sa Binalbagan, Negros Occidental. Nahuli ng Negros Occidental Police Office Provincial Intelligence Unit at ng Binalbagan Philippine National Police si Henry Cuadra na itinuturong isa sa mga founder ng kumpanyang nag-o-offer ng investment scheme. Ayon sa ibang biktima, sa umpisa lamang sila nakatikim ng payout kung kaya't naengganyo ang mga ito na mag-invest. Kaugnay nito, sinabi ng mga biktima na mayroong iba't ibang team ang sumali sa investment scheme, ngunit sa grupo pa lamang nila ay nasa 150 million pesos na ang nalikom ng kumpanya. Ayan partner, uso talaga ang mga scams, correct, scheme, nako, talaga tukutan. Hindi na talaga natin sigurado ang panahon. Samantala, syndicated estapa ang isinampang kaso laban sa suspect at iba pa nitong kasamahan kung saan walang karampatang piyansa ang naturang kaso. DWIZ! Ito, balitang sweet naman tayo, partner. Oh, light naman. Oh. Sige, partner. Light pero mukhang mabigat. Ito, Dahil ito nga usaping asukal, no? May 300,000 kaso o sako ng asukal na karamihan niya. Oh. Ang imported ang natagpuan sa 3 bodega sa Silang, Cavite. Ito ay kaugnay pa rin sa nagpapatuloy na hakbang ng gobyerno para sugpuin ang posibleng pag-iimbak ng asukal. Ito ang inihayag ni Department of Trade and Industry o DTI Undersecretary Ruth Castello na nasa 350,000 na sako ng asukal ang nadiskubre sa nasabing lugar. Sa nasabing bilang, 314,000 na bag ng pinong asukal ang napag-alamang para sa industrial use na mula sa Thailand. Batay sa mga dokumentong ipinakita ng mga kinatawan ng bodega, nalinaw ang imported na sukal sa ilalim ng Sugar Order No. 3 na nag-autorisa sa unang wave ng pag-import ng asukal ngayong taon. Sinabi naman ng Department of Agriculture na isa sa ilalim sa validation ang pinakitang dokumento. Samantala, iminungkahi ng DTI na i-convert sa domestic consumption ang kanilang mga stock para magkaroon ng supply sa retail. DWIZ! Hindi tayo kulang sa asukal. Correct. Kulang lang sa paghahanap ng mga pagbubukas ng mga warehouse. Kasi baka mamaya tinatago. Yun nga, tinatago yung mga tinatago yung mga asukal para kapag nagtaas ng presyo ng asukal sa merkado, bebenta nila ng malaki. Makikita sila ng malaki. Mm-hmm. Samantala, sa iba pang detalye ng balita, 2 oras na hindi nakalabas
o natrap sa loob ng elevator sa isang hotel. Parang kamakailan lang partner eh, no? Merong ano ba yun? Yung aksidente naman sa elevator. Mm-hmm. Kaya iba dyan yung mga may elevator anxiety. Oo, tumataas talaga yung stress, no? Mm-hmm. Yung papasok ka ng opisina, kailangan mo mag-elevator, ay maghahagda na lang ako. Oh, parang dito, no? Na-overthink tayo. Kasi may mga ganitong ano talaga balita, incidente. No? Ayun nga, 2 oras na hindi nakalabas o natrap sa loob ng elevator sa isang hotel sa Barangay Paho, Lapu-Lapu City. Sa Cebu, ang 7 individual matapos magkaaberya ang sinasakyan nitong elevator. Mm-hmm. Ayon kay Bureau of Fire Protection Responder FO3 Alvin Villabin, sa kanilang paunang investigasyon, alas 7 pa ng gabi nang matrap ang mga individual at alas 9 na ng gabi nakalabas ang mga ito at tagal, wala namang nasaktan. Mabuti at wala naman nasaktan. Oo. Pero ang tagal nun. 2 oras. Naiyak mo na lahat ng takot eh. No? Pero ang dami rin nila, no? 7 sila. Pito, no? Wala na rin physical distancing sa loob ng elevator. Dati limited, 4. Saka mainit din siguro. Kung nagka-aberya yung sistema, baka nawalan din ang hangin. No? Upang mabuksan ang elevator, gumamit ng hydraulics at persahang binuksan dahil ang mismong maintenance ng elevator ay hindi rin ito mabuksan. Kaya humingi na ng tulong sa iba. Oo. Habang iniimbestigahan pa ng mga otoridad ang tunay na sanhi ng insidente. GWIC! Manatiling nakatutok, magbabalik ang IZ Balita pangtanghaling edisyon. IZ Balita! IZ Balita! Nationwide! Nationwide! 8 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali, nagbabalik ang IZ Balita Linggo pang tanghaling edisyon. Kami pa rin po ang inyong makakasama ngayon tanghali. Ako po, si Tina Nolasco. At ako naman, Joanna Luna. No, partner ito, binabati natin o ang buong Aliw Broadcasting Corporation at DWIZ 882 ay bumabati ng... Nako, ito, ng 88 kaarawan, no, happy birthday in heaven. Kay sa ating pinakamamahal na si Ambassador Antonio Cabangonchua. Yan, sa Martes po sa, yan. Ika-30 ng Agosto. Happy birthday Agosto. In heaven kay Amba. Happy birthday in heaven po. Partner, yung mga babatiin mo. Ayun nga, partner, binabati ko nga pala sila Kuya Arvin ng Peña Flor at ang Peña Flor family dyan nga sa Batangas. Suking-suki natin yan talaga nga nakikinig. Magandang tanghali po. Ayan, sa mga nakikinig naman sa ating Facebook, si Emma Redaha, Jean Peril, Kaylee Juliana, John Edward Saldivar, RG Shell, nakikinig din sila Claire Ramos, Deborah Estraniero, mm-hmm. Kim Paula Katigbak, Rosan Villanueva, Katrina Patriarca, Carlo Aiko, Limuel Baruela, at Mia Villela. At ito rin, partner, sila Ma'am Emma Redaha, Jean Creel Juliana. Ayun, kanina. Oo, yun. Nabati na natin. Oo, yun. At sa iba pang detalye ng ating mga balita, sinuspindi ng Maritime Industry Authority o Marina ang passenger ship safety certificate ng nasunog na MV Asia Philippines. Ayon sa Marina, ang hakbang ay para isailalim sa safety inspection ng nasabing barko para malaman ang seaworthiness condition nito sa paglalayag. Kinumpirma naman ng Philippine Coast Guard o PCG na accounted na ang lahat ng pasahero sa nasunog na barko at walang nawawala. Dahil dito, tinapos na ng Coast Guard ang kanilang search and rescue operations kaugnay sa naturang insidente. GWIC! Samantala, kuha muna tayo ng ulat mula sa ating Ronda, probinsya. Ito, tanggapan ni Congressman Sandro Marcos, dinagsa ng mga kababayan nito. Anong meron dyan, Ronald Idol Domingo? Kasama ng Tina, kasama ng Joanna, dinagsa ng mga kababayan, lalong-lalo na sa mga residente ng unang distrito ng Ilocos Norte, na humingi ng tulong ang tanggapan ni Congressman Ferdinand Alexander Sandro Marcos na matatagpuan sa lungsod ng Lawag at ang kanyang satellite office sa bayan ng Bangi, Ilocos Norte. Nauna rito, masayang ibinalita ng diputado sa kanyang pagdanaw sa lalawigan na umabot na sa kalahating bilyong piso ang kanyang nahiling na pundo mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno o pamahalaan. Kaugnay nito, mula noong formal na binuksan na ang tanggapan ng diputado sa lungsod ng Lawag ay walang humpay ang pagdagsa ng mga kababayan upang may parting lamang ang kanilang mga kahilingan. Napag-alaman na karamihan sa mga nakikipila ay ang mga mag-aaral na nagnanais humingi ng educational assistance.
Maliban sa nasabing kulong ay marami din ang mga kababayan na humihingi ng medical assistance, food and non-food assistance, burial assistance at transportation assistance. Ipinangako din ng diputado ang pagbibigyan niya ng first class na serbisyo sa mga kababayan sa unang distrito ng Ilocos Norte. Mula dito sa Ilocos Norte, ito si Patron Ronald Idol Domingo, nag-uunat pa simpilang may tulong lakas, CWIZ. Maraming salamat, Ronald Idol Domingo. Samantala, damako tayo sa pag-uulat ni June Bringola. Nasa 200 o 200 mga batang estudyanteng nabigyan ng mga school supplies at iba pa ng Afahi Builders sa Hermosa, Bataan. Ulat iahatid yan ni June Bringola. June, magandang tanghali. Magandang tanghali. Nasa mahigit ng 200 mga batang estudyante na nga barangay Mabiga sa bahay ng Hermosa at mga karatig lugar ang napasaya ng Afahi Builders na sa kanilang balik eskwela 2022. Ang naturang proyekto ay bahagi ng Corporate Social Responsibility o CSR ng Afahi Builders Mabiga Concrete Product Training Outreach Program. Ito sa mga barangay at lugar na bahagi ng Mega Build Project sa Bayan ng Hermosa. Ang naturang project ay magdurugtong sa mga pangunang Freeport Zone o Economic Zone ng Central Luzon kagaya ng Subic at Clark. Bukod sa mga school supplies at hygiene kits, ay binigyan din sila ng McDonald's Happy Meals, sari-saring mga regalo, may palarupa at magic shows. Si Hermosa First Lady Attorney Ann Adorable Inton at anak nila ni Mayor Jopit Inton at si Aggie Inton ay sumamang nakisaya sa mga bata at mga magulang at nakipagsayawan pa. Ayon sa negosyanteng si John Arisapa, President ng Afahi Builders, asahan pa ang mga karagdagang tulong at kalinga ng naturang kumpanya hindi lamang sa bayan ng Hermosa kundi maging sa iba pang bayan dito sa lalibigan ng Bataan sa mga susunod na buwan o sa mga susunod pang taon. June Bringola na guna, simple na metal dulakas, DWIC. IZ Balita. IZ Balita. Nationwide. Nationwide. Balita sa ibang bansa. Eto, epektong dulot ng radiation mula sa Ukraine nuclear plant, ibinabala ang detalye ng balitang yan ni hatid ni Kim Gomez. Kim? Kapwa, ibinabala ng Ukraine at Russia ang panganib na maidudulot ng anilay radiation o radiation mula sa Zaporizhia nuclear power plant sa Ukraine dahil sa pagpapasabog malapit sa planta. Ayon sa Ukraine operator ng Energoatom, nagdulot ng pagkasira sa infrastruktura ng planta ang magkakasunod na pagpapasabog ng Russia at may posibilidad na magkaroon ng pagtagas ng hydrogen, radiation at sunog. Habang itinanggi naman ito ng Russia at iginiit na ang Ukraine ay 17 beses na nagpasabog sa lugar at ilan sa mga ito ay tumama sa fuel storage ng planta. Nagdulot naman ang pagkaputol ng linya ng kuryente sa planta at disconnection mula sa grid ng Ukraine ang pagpapasabog ng siyang unang pagkakataon sa halos 40 taon ng operasyon nito. Matatanda ang simula pa Marso nang okupahin ng kampo ng Russia ang nasabing planta sa katimugang Ukraine. Para sa balita sa Ibayong Dagat, ako po si Kim Gomez. Sa sports! Eto, DepEd hindi muna magiging host ng 12th ASEAN School Games. Ulat iahatid ni May Salinyo Dayon-Dayon. Ipinagpaliban ng Department of Education o DepEd ang pag-host sa 12 Asian School Games na nakatakda sana ngayong November 2022. Dahil ito sa bahagyang pagtaas ng kaso ng COVID-19 at nagpapatuloy na epekto ng pandemya sa ekonomiya ng bansa. Sa DepEd Memorandum No. 71 na nilagdaan ni Education Undersecretary at Chief of Staff Epemaco Densing, inanunsyo ang pagpapaliban sa palaro na nilahukan ng Asian School Sports Council member countries. Samantala, binawi rin ng National Executive Committee at ng iba't ibang technical working committees ang hosting ng 12 Asian School Games. Wala pa namang pinal na petsa kung kailan muli gagawin ang palaro. Para sa Balitang Sports, ako po si Miss Alinyo, Dayon-Dayon. Sa Health News. Ito sa ating health news, sa benepisyo sa kalusugan ng prutas na bayabas, iahatid ni Elaine Dimalantad. Elaine? Hindi
hindi maitatangin na kilalang halaman sa Pilipinas ang bayabas, lalo na dahil sa bunga nito na paborito ng maraming Pilipino. Ginagamit ang ilang bahagi ng bayabas, partikular ang dahon, bilang paggamot sa ilang mga karamdaman. Kasama naman sa mga sustansya at kemikal na maaaring makukuha sa halamang ito ay ang alkaloids, flavonoids, essential oils, fatty acid at vitamin C. Ayon sa eksperto, maaaring magamit ng bayabas ang mga karamdaman o kondisyon tulad ng ulcer, sugat, pananakit ng ngipin, rayuma, epilepsy, at bagong panganak. Gayun din, nais naming linawin na tulad ng ilang gamot, mahalagang isang guni pa rin ang mga pag-inom ng halaman gamot sa mga eksperto o doktor. Para sa pangkalusugan, ako po si Chrislaine Dimalanta. Sa entertainment o trending news. Salamat Elaine sa ating balitang showbiz, picture ni Darna o Jane De Leon na natutulog sa kotse kinaliwan ng mga netizen. Yan ang yatid ni Abby Malanday. Kinaaliwan ng mga netizens ang picture ng actress at model na si Jane De Leon. Makikita kasi sa Facebook post ng actress sa larawan kung saan tulog ito sa kanyang kotse at bahagyang nakanganga. Nakalagay rin kasi sa kanyang caption na napapagod din po si Darna na may haha at peace emoji pa. Si Jane ay isa sa mga kilalang bagong actress at modelo sa bansa na naging member rin ng girl group na Girl Trends. Ginagampanan din ngayon ni Jane ang karakter na si Narda sa teleseryeng Darna ng ABS-CBN. At para sa ating showbiz news, ako si Abby Malanday. Salamat, Abby Malanday. Partner, ganyan ka rin ba kaganda matulog? Hindi. Ganda pa rin, no? Ganda pa rin. Oh, hindi. Tulog lang. Nakapikit lang. Yung maganda, pass. At sumayin niyo po ang isa pang edisyon ng IZ Balita Linggo, pantanghaling edisyon, dito pa rin sa DWIZ 882. Balitang sigurado, tapat na serbisyo sa komentaryo numero 1. Kami po ang inyong naging tagapagbalita, Joanna Luna. At ako naman po, si Tina Nolasco. Magandang tanghali. Magandang tanghali. Maraming salamat po. IZ Balita. IZ Balita. Nationwide. Nationwide.